Sakit ng mata ko. Wait lang. Ready na ba? Alay, nagre-record pala. Hindi mo sinasabi dyan. Alright. Hi guys! Kamusta? Ako si Red Quaresma. Welcome back sa aking channel. At kung bago pala kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At si Pine Rate Tiny Bell button doon sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know? At para sa video ito, magkukwentuhan na naman tayo ng mga katatakutan na istorya. So, hindi nyo ba napapansin guys na yung content ko ngayon is more on nagkukwento ko ng mga nakakatakot, mga kababalaghan, mga kwentong multo, mga kwentong aswang. Hindi nyo ba napapansin? Kasi nga guys, hindi ako makapaggawa ng reaction video ngayon dahil nga nabagsak ko yung laptop ko. And wala pa tayong pabiling laptop guys. Nabagsak siya. Hindi na siya nagsindi. Ayaw na niya. Actually, nasira yung dito niya yung sa gilid. And buka naman. May mag-sponsor dyan. Buka naman. Alright? Yeah, magkukwentuhan tayo ng mga katatakutan na istorya. So, itong kwento ko na to guys is based po sa aking experience. Kaya kung interesado ka sa klaseng ganitong content, yung nagkukwento ng mga kababalaghan, mga katatakutan, mga kwentong multo, at kung alam mo pang kwento, ay para sa itong video na to. At kung hindi naman, okay lang, mag-next video ka na lang. Alright, tara, magtuhan tayo. So, ito na nga guys, yung kwento ko. Ay, ganun talaga eh. Itong kwento na to guys, ay hindi ko talaga makakalimutan sa tanan ng aking buhay. NNK Yorn. Gawin natin medyo may pagka-comedy yung ating pagkukwento ng mga katatakutan para hindi naman masyadong matakot yung mga tagapakinig natin. Anyways, salamat po sa lahat ng mga nanonood sa akin. Kahit na ganito yung content ko, walang masyadong edit. Napaka-raw lang ng ating content. May nanonood pa rin. Thank you so much. 400, biruin mo. 400 plus yung nanonood sa akin kahit pa paano. Actually, ganito talaga yung content ko. Unang-unang content na ginawa ko yung nagkukwento. Kaso, natigilan ako. Kasi ang hirap gumawa talaga ng mga story. Di ba? Mga kwentong katatakutan. And yeah, kung yun talaga siguro yung tinuloy-tuloy ko hanggang ngayon, yung niche ko na yun, yung paggawa ng content na katatakutan, siguro sobrang boom na din talaga na yung channel ko. Kasi paiba-iba ako ng content ngayon guys eh, diba? And yung content ko ngayon is more on reaction video and natigil na naman dahil nang sira yung laptop ko. Anyways, tara, kwentuhan tayo ng mga katatakutan na istorya. So, ito, nangyari ito noong kamamatay lang ng lolo ko. So, 5 years ago na siyang patay. So, ito yung scenario. Nung namatay siya, nung ika-third day na nakaburol siya, is nanaginip ako guys. Sobrang hindi ko talaga makalimutan tong panaginip na to. Kasi napaka-detalyado ng panaginip. Para talaga siyang totoo na panaginip. Ganun. Doon sa panaginip na yun, meron kaming isang lugar na sobrang dilim, pero merong mga halaman na sobrang tataas. Tapos dalawa lang kami dun sa scenario na iyon. And then, sabi ng lolo ko, Edi, nasan ako? Sabi niya ganun. Siyempre, dahil nga parang totoo, ako naman, ang reaction ko is, ama, bitawan mo ako, di ba patay ka na agad? Nawa ka na akong ganun, Edi, nasan ako? Edi kasi takot sa ama, patay ka na, bitawan mo ako, natatakot ako sa'yo. Yung typical ba guys na reaction natin mga tao na natatakot. Ganun na ganun talaga. Yung nung ika-third day, yun yung panaginip ko. And yung pagkagising ko guys, alanganin ng gabi yun, alas 3, sakong-sako, sobrang lamig na lamig ako. Iminiki talaga ako yung kakaibang lamig na parang merong sumama sa'yo na tawag dito, na ghost. Ganun. Yung sobrang lamig, hindi mo mapaliwanag yung lamig. Ganun. Pero yung mga katabi ko, hindi naman nilalamig yung mga pinsan ko. Ako lang, hindi naman kami naka-aircon, hindi naman kami naka-electric pan that day. So, ito na. Nalibing na yung lolo. Nalibing na siya, tapos kinagabihan, is napanaginipan ko na siya. Actually, kung siya guys eh, bali 10 days siyang nakaburol. 10 days siya nakaburol kasi hinihintay pa yung mga relatives from other country na dumating.
And then yung ika-10, yun nga, na naburol na siya. I mean, na libing na siya. Is na naghihinit na naman ako, guys. Doon naman sa scenario, is napakaganda ng scenario na ito, guys. Alam niyo ba yung kwan, guys? Yung damit na pinagkamatayan niya. Yun at yung panintalawin sa panaginip ko eh. Parang totoong-totoo, buhay na buhay yung panaginip ko. Ganyan siya. Doon naman sa scenario, is andun lahat ng relatives ko. Andun silang lahat. Sila mama, sila papa, yung mga tita, tito ko, lahat ng anak ni ng ama namin is andun yung kami magpipinsan. Doon naman sa scenario ng panaginip ko is pumasok siya doon sa loob ng bahay. Siyempre ako yung unang nakita niya. Sabi niya, nasaan si inang mo? Si inang is yun yung lola namin. Si inang yung asawa niya. Nasa si inang mo? Ah, ba't nandito pa? Sabi ko. Ba't nandito ka? Ba't ka bumalik pa? Sabi ko. Sabi niya, hindi, kukunin ko lang yung mga gamit ko kasi magpapaalam na ako sa inyo. Sabi niya, nasa si inang mo ba at yung mga gamit ko, kailangan ko yun. So yun, may daladalang, yun niya, inabot ng lola ko yung mga gamit na hinahanap ng aking lolo. Halaking kilabutan ako, guys, hinaan. So binigay niya, and then yung lahat ng relatives ko na andun sa panaginip na yun is nag-iiyakan sila. So nalulungo sila, and then yung lolo ko nagpaalam. Alam niyo ba, guys, dun sa panaginip ko is sobrang nag-firm yung balat ng lolo ko, as in hindi siya mukhang matanda, naging mukhang bata siya. Sabi niya ganun, hiyatin mo na ako, sabi ng lolo, hiyatin mo na ako doon, sabi niya ganun. Kasi guys, yung location ng bahay namin, yung bahay ng tita ko is kung saan siya nakaburol yung lolo ko nun, is kung siya, guys, may daanan na kantong ganon, and then bukid na yon. Tapos may church doon, which is yung name ng church is, yung church is Baptist. So doon, sabi niya, sabi niya dun sa lola ko sa panaginip is, samahan mo na ako, hiyatin mo na, magpapaalam na ako sa inyo. So nagdire-diretso, ayun, natinda nga siya ng lola ko doon sa bukid na yon. Doon sa bukid na yon, guys, merong isang bahay na gawa sa punong kahoy, tapos maraming paro-paro, maraming ibon, tapos naliwanagan siya. Sabi ng lolo kong, hanggang dito na lang ako, magpapaalam na ako sa inyo. Huwag na kayong umiyak, huwag na kayong malungkot. Tapos, nung buwan na, guys, nung papasok na si ama doon sa may, yung bahay na gawa sa mga wooden, unti-unting nawala na yung bahay. And then, yun. Nagising na ako nun. Okay, kung nagustuhan nyo ito, guys, bigyan nyo itong malaking likes. Mag-comment kayo kung mayroon ng mga request na video na pwede kong gawin dito sa aking channel. You know, bye!